Cellphone na naging bato pa. Dati na may inireklamong ganyan kaugnay ng online delivery. At dahil may iba pang kasong iba ang padala sa inaasahan, isinusulong na payagan ang pagbubukas ng package sa harap ng courier. Ang tugon ng DTI sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Naingganyo raw si Elvira na bumili ng tumbler sa isang Facebook seller dahil mas mura na kumpara sa binebenta sa mall, may one take one pa. Pero tila lugi pa siya sa ibinayad na mahigit 1,000 piso. Yung anak ko yung tumanggap, pagdating ng item, nagulat siya. Sabi niya, mama, na-scam ka. Sabi niya, isang pipitsuging tumbler lang yung dumating sa'yo. Parang as in lata na tumbler lang. Nang kontakin niya raw ang seller, cannot be reached na ito. Hassle din po eh, na nawala na ako ng ganung halaga, tapos gagastos pa ulit ako. May ganyang karanasan na rin ang isang kongresista. Siguro mga 5 times na po yun nangyari na I ordered online sa mga diba, different platforms. Tapos mali yung pinadala. Meron siyang parang bato. And then meron pang bracelet na smiley face. Kaya para raw maprotektahan ang mga consumer, ipinanawagan niya sa Department of Trade and Industry na bumuo ng guidelines para sa pagtanggap ng mga parcel. Kabilang dyan ang pagbibigay ng option sa consumer na buksan sa harap ng courier ang package para masigurong tama ang laman nito. For example, sa states, once they purchase something online, nabubuksan to ng courier with the consent of the consumer. Para kung mali talaga, pwedeng dumiretso na. Balik sa seller. Pero sabi ng DTI, kung hindi direktang konektado ang courier sa seller o online selling platform, wala rin itong magagawa. Payo nila, imbes sa rider, pwede magreklamo at ibalik ang produkto sa online selling platform o direkta sa seller. Ano ang ebidensya nila na mali nga yung dineliver sa kanila? Kaya natin sinasabi na huwag nilang ibabalik doon sa rider. Kung di na makontakt ang seller, saka pwede magpatulong sa DTI. Kami na rin po ang maghahanap kung hindi nyo talaga alam kung paano sila hanapin. Kaya lang, syempre meron tayong magkakaroon ng tedious portion for a short period. Kasi hihiramin natin yung device nila at dadalihin natin sa cybercrime office ng PNP or NBI para matrace natin yung seller. Kapo isinusulong ni Representative Margarita Nograles at ng DTI ang pagpasa sa Panukalang Internet Transactions Act na magbibigay proteksyon sa mga consumer. Aprobado na ng Kamara ang panukala na pending ngayon sa Senado. Sinisika pa naming kunan ng reaksyon ng iba't ibang logistics o courier services sa panukala. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 horas.